Naglilinis ako kanina ng mga brake pads ito. Napansin ko yung front brake pads natin, manipis na siya. Although meron pa naman siyang gap bago umabot hanggang dun sa wear indicator, siguro around 1mm to 0.5mm. Pinakita ko kay OBR, sabi niya, nagpalit ka na ng pads kasi bukas biyahe tayo ng Baguio, madaming palusong doon, baka doon maubos yung preno mo sa harap. Kaya ngayon, papapalit tayo ngayon, bili tayo ng preno doon sa Honda Daug Wanson. Nagpa-reserve na ako, 589 yata, 584 yung front brake pads. Yung rear naman is sa 1-2. Pero yung rear brake pads na ADB natin, makabal pa siya. Yung harap lang ang papalitan natin. Tapos pakita ko sa inyo kung paano, doon na natin ilagay para matest na rin natin pauwi yung brake pads. Sakto. Sakto sa green. Ito na yung brake pads natin, pangarap. Ayan yung code nya. Pwede sa PCX 160, ADB 150, CRF. Ito nyo pala makikita kung palitin na yung pads nyo. Ayan o. Level surface, tapos kapag nasa below na siya dun sa lower, yan sign na yan na palitin na yung pads or malapit ng palitan. Pero mas maganda, visual inspection pa rin. Bakalsin na natin. Ito. Ito. Caliper bolts. Pala size nito. So, gamitin tayo ng 8mm. Na dito. Medyo umiinit din pala to. Pagka pinipreno mo na, no? Yan, ito na yung pads natin. Medyo manipis na siya. Tanggalin muna natin para makita nyo. Ito yung 8mm. Tulayan natin ito. Wear indicator niya, ayan o, lapit na rin. Ito isa yung mas manipis. Ito. Halos abot na siya dun sa wear indicator. Manasa 0.5 na lang to. Kapal niya. Palitan na natin. Tulak muna natin ito pababa ng dalawang piston kasi hindi yan papasok sa disc pag ginabit natin. Masikip yan eh kasi bago na ito. Ayun pala technique. Ikakalang na lang saan nyo ito tulak. Hindi na rin kailangan buksan yung reservoir, sabi ni Mark. Hindi naman daw madadamage yung ABS niya. Ano kayo na, naibaw na natin ng konti. Gabit naman natin ito isa. Ito pa ganyan ng orientation. Ito. Ito. Pasok din natin dito sa pin. Yan, malaki na yung space nya. So, papasok na yan sa disc natin. Bigyan natin itong caliper bolts. Ito, ganito lang technique ko pag higpit. Pag nabe-bend na tong T40 na Torx, okay na yan. Yan, okay na. Ito, pag kumagat na, konting higpit na lang. Yan, okay na yan. Piga-pigayin natin yung preno hanggang kumagat siya. Tapos, pakita ko sa inyo yung level dito.
ng brake fluid. Tataas na yan kasi makapal na ulit yung pads natin. Mataas na ulit yung level. Nilagaya kanina na nandun na sa baba ng lower level. Yung rear talagang siguro madami yung laman nito, no? Siguro kung gusto nyo i-match dito, pwede kayo magdagdag ng konti. Basta dapat bago yung pads. Kasi pag manipis na yung pads, tapos nag-match kayo dito ng level, pag nagpalit kayo ng bagong pads, baka umapaw naman yung brake fluid. Okay na. Yan, okay naman yung ABS natin. Function naman. Wala namang nagbi-blink. Pag nagbi-blink yan, ibig sabihin nag-lock yung ABS. Ito yung luma natin yung pads. Tago ko na lang yan. Bro! Salamat! Yan, okay na. Bago na ulit yung front brake pads natin. ADV. Okay na rin yan na palitan na bago pa umabot dun sa wear indicator nya. Para hindi ka naman problema, no, na mahina ang preno. Although, lakas pa rin naman ang preno na ADV. Ang pinakamasama lang dyan na gawin nyo is pabuti nyo na maubos talaga, na lagpas na siya dun sa wear indicator, yung tipong bakal, bakal sa bakal na. Posible kasi na ma-damage naman yung disc nyo pag pinaabot nyo na ang ganun na kakapudpud. So at least before maupod dun sa wear indicator, palitan nyo na. Or kung pwede naman, hanggang pabuti nyo dun. Pero hanggang dun na lang talaga. Huwag yung sosobra pa doon. So mga tools lang na kailangan nyo dyan, yung Torx key or Torque key at tatawag doon, na Allen, Torque key Allen na T40 ang size. Meron din na bibili nya na yung nakakabit mismo sa 1/2 na para pwede nyo gamitan ng impact wrench. Kasi wala akong pang torque pagka ganun. Wala kasi ako nung bala nung sa 1/2 na torques. Pero yung discarte ko ngayon yung Torque key na Allen, tapos T-wrench na 10mm. Pagka yung tipong nabibend na siya, okay na, higpit na sakto na. Never pa naman kumalas, ganyan na ginagawa ko since pa kay Honda Beat dati. Kung gusto nyo pala mapanood yung pagbabaklas niya na step by step, paano yung maintenance, yung mga brake pads natin, yung caliper, lahat, meron akong vlog niyan kay ADV nung parang 5,000, 4,000 kilometers nag-maintenance ako nun eh. Linisan ko, sinek ko rin kung quality na yung pads. Pwede nyo panoorin yun para makita nyo yung step by step guide kung paano maglinis ng caliper, paano mag-check ng pads, maglinis ng pads. So ngayon, nagpalit na talaga ako ng pads. No, kasi hindi pa ako nagpalit eh, kumbaga, sinek ko lang. Every 6,000 kasi nakalagay sa manual na inspection yan. Ako 5,000, 4,000 ganun. Sinecheck ko na, karimbawa may lakad kami ni OBR na malaki yung ride, sinecheck ko na siya para syempre sigurado. So napansin ko naman, wala naman pagbabago. Ganun pa rin naman yung braking power niya. So hindi pa naman talaga upod yung pads natin. Although malapit na siya maupod. Parang yung nga 0.5mm na lang, pud-pud na. Pero ganun pa rin yan. Ang difference lang is mas tumaas na nga to dito sa brake fluid level dito, kasi mas makapal na yung pads natin. Yan kasi nga ang indicator, pag numinipis na, kababa yan. Ang nakalagay sa user manual natin, pag pumatak ng below dun sa lower level yung guhit na to, yun na yung kailangan mo na i-check or possibly na pwede mo nang palitan yung brake pads. Pero yun nga ako, mas ang basis ko talaga yung visual inspection ng pads para makita ko kung kailangan ko na bang palitan o hindi. Ayoko pang palitan talaga eh, pero sabi ni OBR palitan ko na daw. Ganun pa rin naman yung performance niya kasi meron pa eh. Titigil at titigil ka pa rin, malakas pa rin ang preno ni ADV. Kahit malapit na siya umabot dun sa wear indicator, malakas pa rin ang preno. Huwag nga lang talaga na sasagad na bakal sa bakal na yun. Parang wala nang kapit niya kasi wala nang material na ano eh. Iipit sa disc, bakal na lang. So mag-slide na yon. So hina na preno nun. Kaya importante na lagi nyo chine-check din yung mga brakes nyo. Yung sa likod, pwede nyo silipin lang eh. Makikita nyo din eh kung makapal pa. Itong sarap kasi talaga, mahirap. So either dito ka babase or pabaklasin mo talaga yung caliper para makita mo mismo yung pads kung malapit na maupod. So ang presyo nya is 589 pesos. Original yon from Honda.
Maglilink na lang ako ng trusted na seller, yung mga legit talaga na parts, lagay ko sa description. So okay na, diretso na kami ng Baguio nito ni OBR bukas. Mag Baguio ride kami bukas eh. Para malakas ang preno natin pagka palusong, kasi mahirap na pagka ganun mga palusong pahon. Actually palusong kasi malamang lagi ang gagamit ng preno nun. Mahina kasi ang engine brake ng mga scooter, kaya sa preno ka usually magre-rely pagka ganun mga downhill. Tapos Baguio pa matarik. Yan, biyahin na kami bukas ng Baguio. Nababalag ko din yun, Baguio ride namin, breakfast ride lang naman. Yung rear brakes yan, pwede nyo silipin dito. Ayan o. Kita nyo kung makapal pa, manipis na dito. Silipin nyo lang mabuti. Kita naman yan dito sa part na to. Sarap talaga, hindi pwedeng silip-silip lang. Baklasin mo talaga para makita mo.